guys! So, ano ko napansin nyo, matagal-tagal na akong hindi nag-upload ng Ukay Ukay haul. Kaya, medyo naisip ko gumawa ng Ukay Ukay haul, collective Ukay Ukay haul. Ito yung mga nakuha ko mga nakaraang buwan pa bago ko umalis. At yung mga ginamit ko sa kung saan man. Matagal na to, natambak lang talaga sila. So, gusto ko sanang i-share sa inyo kung ano yung mga nakuha ko. Kung ayaw yung mga Ukay-Ukay stuff, you can go click the back button and watch na lang sa ibang YouTuber na yun. Pero, for personally sa akin, I like Ukay-Ukay kasi ang dahil ko nakikita ang mga unique stuff, unique na damit, magaganda talaga sila. So, compare kapag bibili ako ng mga items sa mall or mga branded, siguro gagastos na ako doon ng 1,000 plus. Pero dito kasi sa mga Ukay-Ukay, makukuha ko lang siya as sa 100, 200, maximum na is 300. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Kung gusto mo lang, di ba? Kanya-kanyang diskarte lang yan. Let's start. Gusto ko ipakita sa inyo itong damit na suot ko. Actually, yung kapatid ko yung pumili nito. Yung color niya, medyo dirt, grayish green. Hindi ko ma-describe yung color niya. Pero kasi, passion na sa pastel side. Ang ganda-ganda niya, simple lang yung cut. Actually, ayoko ba talaga magsuot ng sleeveless. Pero kasi yung cut nito, nakakaliit siya ng braso. At ang ganda ng design niya dito. Ayan, yung flower. And ayan lang siya. Yung design niya dito sa collar, yung flower, ayun yung nagbigay buhay sa buong damit na ito. Next item na ipapakita ko ay itong simple blazer lang in a black. Blazer ba or cardigan? Ayan, parang sobrang loose lang niya. Lahat kasi binabagaya ng mga cardigan. Mas madaling magkaroon ng layback na style. Kunyari, suot ka lang ng sando with cardigan, then pants or palda. Ang ganda na ng kakalabasan. So, ito yung gusto ko. Ayan. Next na ipapakita ko sa inyo ay isang pangitaas t-shirt or blouse. Kasi naisip ko to dahil akala ko pupunta ako, dadaan ako ng London. So, kakulay niya kasi yung flag ng London. Tapos medyo may pagka-vintage style siya. Kaya nagustuhan ko yung tsura. I'm so sorry, hindi ko na kaya. Sobrang ingay talaga. Ang ingay. Kaso lang, I need to feel, nakahaayos na ako. Pero ang problem ko lang, round neck siya. Kung alam mo lang, ayoko talaga ng mga damit na round neck kasi feeling ko nasasakal ako. Okay, so next item is itong mga dress. This one. Ang tatak nito ay hindi ko alam pero made in Korea siya. Ito siya. So, makapal yung tela niya. Pero ang ganda. Medyo maikli na siya sa akin. Kasi dati medyo, tumangkad ba ako or hindi. Pero, ito medyo maikli sa akin. May belt siya sa likod, then zipper siya, di zipper. The next item na ipapakita ko sa inyo ay isang overall. Hindi siya overall. Isa siyang long sleeve na may hood at buong dress siya. So, color gray. Ayan. So, sabi sa akin ng friend ko sa office, sabi niya, para daw ako si Princess Sarah. Kasi yung color na damit ni Sarah, ganda, diba? So, ito yung tsura niya. Kaya ko siya nagustuhan dahil sobrang comfy lang din niya. Kunyari, parang pagpapasok ako ng work, comfy. Next item na ipapakita ko sa inyo ay isang pang cover ulit. Maong naman siya since tulad din ng black na cardigan, maraming binabagayan itong mga maong. At ang kagandahan dito, sinuot ko to sa Europe. Medyo yun na sa part na ako napapuntang mainit na part ng Europe. At kasi may button siya dito, pwede mong i-fold yung itong sleeve. Tapos, pwede mo rin siya ipang cover. At lahat ng outfit babagayan niya. So, parang yung vibe na pagiging traveler with the camera na nakasabit.
ayun yung feeling ko habang sinusuot ko to. Susunod na pang cover ko ay itong parang siyang trench coat na mas malipis. Kaya kahit dito sa Pilipinas, okay na okay siya suotin. At ang ganda-ganda rin ng color niya. Kasi yung color niya parang siyang blush. Kasi medyo brownish pink nga, diba? So ngayon, dadako naman tayo sa mga pambaba. Ang meron ako ay itong palda. Floral siya. Then, mahaba. Ayan. Dinala ko rin ito dun sa Europe, pero hindi ko siya nasuot. Kasi nga, nakalimutan ko magdala ng belt. Ang problem ko dito, kasi kailangan talaga siya ng belt. Would you believe na lahat na nakuha ko, ang price lang niya is not more than 100 pesos. And last but not the least, ay itong palda na to na ang saya-saya niyang tignan. Tapos kapag medyo malamig yung panahon at kulang sa araw, gustong-gusto ko siyang suotin. Yan, mula ito. Mustard yellow yung shade niya. So that's it for my mini Ukay-Ukay haul video. And I hope nagustuhan nyo. Thumbs up kung gusto nyo pa ako mag-upload ng maraming Ukay-Ukay na video. Kasi mahilig ako mag-Ukay-Ukay nga. So, thumbs up kung gusto nyo pa ako mag-upload ng maraming Ukay-Ukay video. So, I hope you enjoyed watching. And I will see you in the next one. Bye!